Tapos maya-maya, pinapitan ko ng mga MBI, sinigawan ko dapa-dapa, tapos yung likod ko, diniin pa nila ng paa nila para makadapa ako. Pagdapa ko, kinadapa ko, pinusasan, tapos tagal pa nila ako binatay, grabe nga init. Eh, mataas pa naman yung BP ko. Grabe ka init, tagal ako nila pinatay. Gusto niyong maging malinis ang gobyerno, Mr. President? Sangkot ang cybercrime division sa mga pag-extortion doon sa kanilang mga nilalagay sa kulong. So mga kapatid, tuloy lang po, i-message niyo po si Mr. President. Diretso na tayo kay Mr. President para matapos itong problema natin. Mr. President, hindi po to biro. Gamit po nila ang NBI para mangikil. Na po dito sa Cybercrime Division, 3rd floor. Pag dinalan ako dito, ito yung pinagkuhan kami, pinangkurintihan, pinalo, pinang kung ano-ano na lang maisipan nila sa amin. Yung chief nila na si Vic Lorenzo, yan ang nanghihin ng pira sa amin na 300,000. Pag nakabigay na daw, makauwi na daw kami. Ngayon na kumpleto na nagbigay na, sabi daw, maligo muna kami sa baba kay para makauwi kami nakaligo. Sabi daw may mga damit doon, doon na kami magbihis. Ngayon pagkatapos, diniretso na kami pala sa kulungan. So malinaw na may naganap na kikilan at panloloko na matapos mahututa ng makaawa-awang ito ay ikinulong pa rin. Nalo yung mata ko, may diferensya. Tapos hindi sana ko tanggapin ng kuwan dito, yung taga-kulungan, kasi may kuwan daw diferensya yung mata ko. Ang sabi sa naghatid sa amin, sige tanggapin nyo lang kay bukas, dalhin namin yan sa medical, ipagamot namin yung ano, mata niya. Pero hanggang ngayon, hindi pa sila bumalik dito. Dalhin ako sa medical. Samahan ko. Kasi pag tuwing gabi, piringan nila at saka pulata. Pagkatapos kulata, isa na naman yung kasamahan ko na tumboy na nakulata pa rin. So ganyan po ang nangyayari sa criminal cybercrime division po. Talagang kinikikilan po nila yan. So magising po tayo. Huwag po natin baliwalain to. Meron pa tayong mga video. Sabi ko sa iyo, Vic, hindi kita tantantan. 2 million kay Francis. May video pa ako. Hindi may babalik ng 2 million. Ganyan po magtrabaho ang cybercrime division. Victor, sabi ko sa'yo 2 million, balik mo kay Francis. Okay, gawin na lang natin kung sino man ang sa inyo ang nabiktima ng cybercrime division ng NBI, huwag po kayo matakot. Meron na po tayo. May transparency na po tayo sa social media. Pwede natin ilahad dito. At maaksyonan po ang ating kahilingan na maimbestigahan po ito. Hindi na po tama ito. Asa ng human rights? Lumabas po kayo ngayon, mga human rights. Ito, pangingikil, pagmamalabis, pagpapahirap. Asa na po kayo mga human rights? Kaya, kung nakikinig ba kayo, actionan nyo na to. Cybercrime Division po, sa pangunguna ni Victor Vale Lorenzo ng Cybercrime Division. Sila po ang nasa likod ng pagpapahirap at paghingi ng 300K sa biktima. Sa dalawang babae at isang lalaki. Kung kayo man nakikinig sa Cybercrime Division, maghanda na kayo. Makakarating to kay Mr. President Duterte. Sinisigurado ko, kung hindi kung kayo gusto niyong maging malinis ang gobyerno, Mr. President, sangkot ang Cybercrime Division sa mga pag-extortion doon sa kanilang mga nilalagay sa kulungan. So mga kapatid, tuloy lang po, i-message nyo po si Mr. President. Diretso na tayo kay Mr. President para matapos na itong problema natin. Mr. President, hindi po to biro. Gamit po nila ang NBI para mangikil, para mag-extortion po. Ang sangay, ang cybercrime division po, sila po ang nasa likod ng extortion sa bawat mamamayan natin Pilipino dyan. Pati po ang ibang lahi, ang Chinese,
Meron po akong hawak at Taiwanese po. Ginawa po ng NBI, sa ngayon ng NBI, hindi po lahat ang cybercrime. Kung paano po sila magtrabaho, Mr. President, andito lang po ako. Man maaksyon na to kay Mr. President Duterte ko iparating.